Erin! Ayan si Erin ay anak ng manager ni Liza na si Sir OJ Diaz. Hello, Erin! Nakasama na rin natin si Erin dito sa Magandang Buhay. Hello, Erin. Gusto naming malaman, Erin, kung kailan at paano kayo naging close ni Ate Liza mo. Mas lalo kami naging close nung binisita namin siya sa US, nung inoperan yung finger niya. Wala, gusto ko, kinakabahan ako kasi gusto ko makasabay sa TV si Ate Liza. Tapos nangyari na, oh my gosh. Ang cute naman ni Erin, oy. Sinasabi kasi niya last time, sa last guesting niya dito, na talagang love na love kanya, idol na idol kanya. Ang kabaitan mo talaga, Liza. Thank you. So, naging close kami sa US nung binisita namin siya. Kasi, nag-rides kami kahit, pero yung kamay niya. Habang nakapila kami, nagdadaldalan kami. Tapos, si Ate Liza yung taong parang, pagkasama mo, ordinary na tao lang, pero Liza Soberano siya. Hindi niya alam na sikat siya. Pero simple lang pagkasama. Wow! Sa pagiging ate ni Liza sa'yo, Erin, ano yung pinakamagandang advice na na-share niya sa'yo na talagang tumatak sa puso mo? Para sa akin, yung pinakamagandang nasabi niya, kasi magastos ako. Tapos siya, sinabi niya sa akin once, sabi niya, ako, pag may gusto ko, pinag-iipunan at pinaghihirapan ko talaga. Kaya parang, shucks, oo nga. Tumatak siya sa isip ko na dapat hindi ako magastos. Siya nga si Liza Soberano, hindi magastos, pinaghihirapan. Tapos ako magiging magastos. Explain ko lang. Kasi ako, like, if I want a bag or shoes, hindi ko siya basta-basta bibilhin. If I get a certain or endorsement or project, dun ko lang siya bibilhin. Parang, para maging memorable din sa akin yung kung ano mang bagay yung bibilhin ko. And parang syempre kinocompute ko din kung magkano yung mababawas dun sa kikitain ko, and then I have to compute all my expenses din kasi hindi lang naman ako, sarili ko ang iniisip ko, pati rin family ko. And gusto ko matutunan niya yun. When she, of course, one day she'll have her own family, she should know what to prioritize and what to save up for kasi mas masarap or mas masarap i-enjoy yung bagay na bibilhin mo pag alam mong pinaghirapan mo. That's good, Liza, kasi malaking impact niya sa dun sa sinabi mo, dun sa ginagawa mo. Okay. Na bata pa lang dapat matuto ng magsinop, matuto ng mag-ipon para sa future. Tama. Ano ang birthday wish mo para kay Ate Liza mo? Ate Liza, since mas bata ko, sasabihin ko na sana hindi ka magbago.